Hi, Paul Tan here, and today I'm wearing my favorite Team Tech Squad shirt. And please join me on this video regarding this wonderful router from ASUS. It's a RT-AC66U na dual gigabit router. So last year, we bought this router. My cousin and I went to a PC shop, a PC Hub, and we bought this router. And he was surprised, bakit daw sobrang, hindi naman sobrang mahal, bakit daw pricey yung router na to. We bought it for 10K ata, kasi kulang yung dala namin cash. So, kung cash siya, 9K lang. Pero, dahil credit card siya, 10K siya. Anyway, bakit nga ba ganun kamahal? Worth nga ba talaga yung babayad mo para sa router na to? Although, it's not an updated price, probably mas mura na siya ngayon today kasi mas may mga bago na lumabas at mas malakas pa dito. Pero worth it nga ba talaga? So let's find out kung talaga nga bang worth yun. So I'll give you 10 reasons bakit, good enough reason, bakit nga ba nagustuhan ko yung router na to. So after using it for months, my number 10 reason bakit gusto ko tong router na to is, una-una, it's a AC router. So, most of the kasi ang pinaka-prominent today is N. 802.11, minsan makakita yung B/G/N. So, yun yung standard ngayon na connection, guys, na parang speed or basta ganun yung term nila. Pero, itong router na to is the up-to-date o mas latest siya na connection. AC ang gamit niya. Ngayon, let me tell you something about AC and N. Ang N kasi, guys, is ang pinagkaiba nila. Pagka-N ang router mo, ang buga niyan rainbow. Ngayon, kung sino man yung tumapat dun sa range na yun, dun sa signal na yun, na natatamaan ng rainbow na yun, yun yung makakakuha ng signal, ng wifi, ng internet, etc. Pero unlike AC, ang problema kasi sa N, guys, pag nawala ka dun sa area na yun, na binubuga niya, mawala ka rin ng signal o magiging poor yung connection mo. Unlike AC, guys, iba. Ang AC is, it's a... Nagbubuga din siya ng parang rainbow somehow na signal. Pero it's just a difference. Lalo na kapag AC capable yung device mo. Once na AC din yung router mo, AC capable device mo, hanapin yung AC kung nasan yung device mo. Kapag alam niya na exact location ng device mo, hindi mo ito nalalaman, na nangyayari lang ito sa background, ibuboost niya o i-amplify niya yung signal towards that device. So, everywhere you go, kahit paano, kahit malayo ka na compare sa N, mas wider yung coverage niya. Nangyayari tuloy, consistent yung connection mo. Unlike dito sa PLDT router namin, sorry PLDT, ito every now and then napuputol yung connection ko, hindi ko alam bakit. Dahil hindi naman yan AC din eh. Pero this router, using this router, consistent talaga yung connection. Consistent yung speed. Talagang flawless experience yung pagdating sa browsing. Okay, so my number 9. My number 9 reason bakit gusto ko rin tong router na to is, una-una, somehow it's future-proof. May kinalaman sa pagiging AC nito. Although ang AC, compatible pa rin naman to sa NVG, sa BGN ng mga route, ng mga devices. Ang maganda sa kanya, somehow future-proof siya. Katulad ng sabi ko sa inyo, prominent ngayon is N. Pero this early 2014, hanggang sa 2015, magiging standard ng AC na connection, ay na devices. So, laptop and mobile devices natin. Meaning, guys, kung bumili ka man nito ngayon at dumating ang mga AC na devices, hindi ka lugi at hindi mo na kailangan maglabas pa ulit ng pera para mag-invest to buy or upgrade your router. Kasi ready ka na. So, somehow, future-proof ka. Diba? Okay, so my number 8 na reason is, it has this very, very nice feature. It has some wireless printer capabilities. Medyo nakano ko that. Wireless capable capabilities. Ito niya, nakita niya yung USB port dyan. Kasi may ganitong scenario sa opisina. Kadalasan ganitong scenario. Back in the old days, may isang printer, yung printer na yun, either mahaba ang kable niya, or kaya bubuhatin mo yung printer na yun, ilalagay mo sa desktop mo, dun sa desk na may... basta, kumbaga, ililipat-lipat mo yung printer para makaprint ka ng document. O kaya, meron kang USB cable, ang inapusa namin. May USB cable ka, kakabit mo dun yung USB flash drive ka, sisave mo yung file doon, makikiprint ka sa
doon sa may nagkokontrol ng internet. So, sobrang hassle, 'di ba? Sobrang hassle nung ganun. Ngayon, kung gusto mo, meron namang router na printer. Ay, meron namang LAN port na printer. So, ibig sabihin nun, medyo high-end nga lang yun kasi nakabili ako noon ng ganun. May LAN port siya, pwede makabit sa router mo, pwede na access ng lahat ng tao. Pero this time guys, paano kung wala ka namang high-end na printer? Ordinary lang printer mo, wala siyang capability sa wireless na ganun. So, this router is very handy kasi meron siyang USB port eh. Pwede mo lagay dyan yung printer mo, nagiging wireless na ang printer mo. Anybody who connects on that office network or home network can print their documents, which is very handy. Okay, so my number 7, what I like about this router is, unang-una, it has a stylish look. As you can see guys, ito yung ordinary antenna ng mga router natin, lalo sa mga internet provider. But this guy here has a serious good-looking na antenna. Look at that antenna. It is inspired from a stealth fighter, and the shape, even the shape, is very nice. So you can mount it like this on your desk, or you can use the stand na nandito. Yan na nga pala, removable. So it's very stylish. At siya yung tipo ng router na hindi mo itatago. Kasi it has this parang diamond effect here. Na maganda, na making it like a art piece. So, in short, stylish siya, at pasok siya, lalo na kapag modern, if you like modern stuff. Ako lalo na akong mahilig ako sa mga modern na style, mga modern stylish na furnitures, mga na bahay, or ano, basta you get my point. So, lalo na ako mahilig ako sa well-designed na mga bagay. So, that's my number 7 reason bakit I like this route. Okay, now my number 6 reason is it has this what we call AI cloud. So meron siyang free na AI cloud account. Number 5. What I like about this router is syempre katulad ng pinsan ko, parent na siya, may mga bata sa bahay. So you can control their access through the internet. At the same time, it has a guest network. So parang meron siyang welcome screen kung guest ka. Meron ka nang nakaset na password para sa guest mo at meron kang password para sa administrator katulad mo o katulad ko. O may-ari ng router o ng internet. Siyempre, iba yung access ko. Iba yung access ng guest. So, ang ibig sabihin lang nun guys, hindi nila ma-access yung router setting mo dahil guest lang sila. Tapos, you can also limit them or give them privileges kung ano lang yung pwede access, anong oras sila pwede mag-access. Katulad sa parental control. Ganun din. So, you can limit them. Which is very nice. Lalo na pag nag-aaral yung mga bata. Siyempre, wala kang time para i-check kung nasa labas ka. Wala kang time i-check kung naka-on yung wifi o ano. Minsan, pinapatay na yung wifi. Pero ito, may parental control siya. So, you can set the schedule. O, pagdating ng alas 6, wala na makapag-wifi. Maka-block na. Ganun yung router na to. Which is I love about it. Okay. Which arrives us to the number four reason. It has a easy to use and friendly user na user interface o UI kung tawagin nila. Katulad ko, wala akong masyadong alam sa router. Yun ang totoo, guys. Wala akong masyadong alam sa mga technical ng router. Kaya parang pagdating sa router, parang medyo takot ako dyan. O kaya parang kung ano lang yung ano, easy to plug na lang. Ganun lang ginagawa ko. Ganun na ganun yung US, yung ASUS router na to. It has a easy to use na user interface. At ang maganda sa kanya, hindi siya masyadong technical. You just have to read and see the visual instruction right there on the software, and he will configure itself according to your needs. So it's very useful talaga at saka very easy to use. Yun ang gusto ko dito, na set up ko siya ng maayos ng without any going to stop terms na hindi ko na maintindihan. So good job ASUS. Okay, so we arrive at number 3 reason. My number 3 reason is that looking at this antenna, hindi lang siya basta looks, also a performance antenna. Bakit? I have this scenario guys. So we set up this router sa office, sa pinsan ko, on the second floor. Katapos, I was waiting for in the car na nasa tapat, nakapark sa tapat ng kapitbahay namin. So, nasa kabilang side ako ng road. Ngayon, I was hoping na habang naghihintay ko yung mga sila dumating bago kami makaalis, I was hoping to check my emails. But unfortunately, hindi ako nakapag-mobile data. So, I have to use the Wi-Fi. But then, I was thinking, abot kaya yung signal?
why not try it? Pag check ko ng Wi-Fi, I was connected, I was checking the email, and it was connected through this Wi-Fi na nasa second floor. I was surprised, as sabi ko nga doon sa pinsa ko, kita mo ko ya, sabi ko sa kanya, sobrang sulit kung bilhin natin dito. Bari, kita mo, hanggang ngayon abot dito, nandito na tayo sa kabilang side ng road, pero abot pa rin yung signal. So, we are very impressed with it. So, according to the box, according to the spec sheet, it has a coverage of 500 square meter. Not unlike the other router of ASUS, it has only covers 200, 300, and 400 square meter. And also, it has a very long antenna. Pero this one, it has a stylish antenna, which won't compromise the look of the router. But at the same time, it has a very, very huge coverage, no? Wider coverage. Sabi nga dito eh, 30% more coverage, which is very nice, no? I love it. I really love this router, guys. Okay, so number two, it has this very, very nice feature that they added. Actually, ito isa sa pinakamagandang dahilan nung nalaman ko tong feature na to. Maganda yung dahilan ko bakit ko gusto tong router na to. Meron pa kayong scenario, kasi ako mahilig akong mag-download ng torrent, guys, no? I love downloading torrent, movies, games, software, anything that I like to download. And sometimes, you're not downloading just one movie. Sometimes, you're downloading 3-10 movies at a time. And then, you have to turn, stay yung power ng computer mo just to download that movie. Kasi syempre, ang tagal i-download niya. I mean, sometimes it takes 2 days, 3 days. Depende sa internet speed mo. Sa akin, minsan isang linggo, depende sa size na dinadownload ko. So, medyo hassle, di ba guys? Medyo matagal. Tapos, access sa kuryente. Kasi naka-on yung PC mo, pero hindi ka naman nagtatrabaho. You're just downloading movies. So, medyo access sa kuryente. So, this feature of the AC66U is what I love about it. It has this USB drive, a USB port here, another USB port, isa para sa printer, isa para sa hard drive mo. So if you have a external drive like this one, you can plug it here, yan. You can plug it here, tapos you can use the download master. Ito yung software na ginagamit ng router na to that you can access through your mobile device or your laptop or your PC. Ang maganda lang sa kanya, guys, you can track your torrent files na tina-download mo. And it can be easily downloaded here. So, habang nag-download siya, automatically, sinisave niya na lang dito sa external drive mo. So, if you're done saving or downloading the movie and you want to enjoy it, you can get this external and go to your friend's house and enjoy the movie. Ganun siya kadali. So, no more turning on your PC para lang ma-download mo lahat yung mga dinadownload mo movies or software or games. That's very convenient para sa akin. I think that's very convenient. Ang gustong-gusto ko talaga, hindi mo na kailangan ng PC para i-access yun. Para lang malaman mo, tapos na, phone mo lang gamitin mo, your laptop mo, connect mo siya dito, makita mo na kung anong status. Very, very nice. I really love this router. And hindi naman ito yung router na kaya yun. Marami pang capable ASUS router, guys, na pwede yung may download master. So, you better check out kung anong model ang mayroon dyan. At tapos, lastly, here's my number one reason bakit gustong-gusto ko ng router na to. As you can see, this is not just a single band na gigabyte router. It's a dual band router. Ngayon, anong sense nun? Anong ibig sabihin? Oh, well, ganito yan. We had this scenario sa bahay na we have, parang mga visitor. Siyempre, they want to use the Wi-Fi mo sa some of friends sa sabi nila, oh, pwede yung Wi-Fi. Ano password ng Wi-Fi? Ano password ng Wi-Fi? So, lahat sila, mga ilan sa kanila, mga 5 or 10 or 3 or depende. Na gano'n sila, nag-internet sila. So, you have to give your password. Tapos, we're using this router. Yan. Medyo madumi na siya. Ay, hindi ko na siya ginagamit kasi meron na nga ako ng ASUS router. So, medyo matagal ko na hindi ito ginagamit. So, yan yung gamit namin. No? Since na ito, single band lang na gigabit router. So, it uses the standard 2.4 GHz na router, na speed, which transmits up to 450 megabit per second. So, yun yung standard, guys, ng any router ngayon. So yun gamit. So, nag-Wi-Fi sila. At the same time, syempre, some of the visitors, syempre, kami rin, is movie night yun. Gusto namin mag-stream din ng movies dun sa smart TV namin. Kasi, tatry namin yung smart TV namin, tapos yung
full setup namin ng sound dun sa ano sa bahay. So we use yung stream yung HD movie namin. Talaga HD talaga to. 35 GB yung size ng movie. Then hoping na it will be flawless kasi mahal bili namin doon sa router na yun. It will be flawless pagdating ng streaming. Nako, grabe. Every 5 seconds nagba-buffer yung ano, yung palabas. So sobrang laki ng file. So we are forced to watch a smaller size video na movie na hindi naman namin ma-enjoy kasi syempre, liraw ng TV, tapos ang ganda ng sound, tapos then you're watching content na downgraded. So parang hindi mo nabit may purpose nung pagbili ng mga ganung gamit. So in short, hindi kami nag-enjoy. So I even asked the visitors to turn off their Wi-Fi just to enjoy the movie, pero it didn't happen. Talagang mabagal, magdagbabuffer talaga siya. So in short, kuminsan, nandun tayo sa ganun scenario. So that's why this router comes in very handy. Bakit? Kasi it's a dual band gigabit router. What that means is it has two lanes, parang dalawa yung daanan. So it has a 2.4 GHz which is the standard for accessing internet. And it also has a different lane, another lane for 5 GHz which transmits a 1.3 gigabit per second which is faster than this one. So almost 3 times faster or 2 times faster than your standard 2.4 GHz router. What I love about it is, sige, mag-download kayo, mag-internet kayo dyan. Basta makongest kayo dyan sa lugar na yun sa 2.4. Basta itong 5 GHz, which is we will be using for HD streaming videos or playing online games, hindi na apektuhan. Yun yung gusto namin. Yun yung gusto ko about this router. It has dual band. At the same time, nagagamit mo yung dalawa yun. Pero kung ayaw mo gamitin yung 5 GHz o 2.4, pwede mo naman i-off. Nakoconfigure mo sa router. So, it is very handy. Lalo na kung ikaw ay console player, game, tas online game ka, ayaw mo ng lag. Gusto mo syempre, responsive yung game mo, lalo ng multiplayer game, crucial yung lag dyan eh. Kaya kailangan less lag dapat, di ba? So you can use the 5 GHz feature of the router. So that's what I love, really love about this router. We have plenty of reasons bakit you should get this router. Although it's pricey, I think it's very sulit talaga. Sulit yung bili dito sa router na to. Kaya, I think that sums it kung bakit ko gustong-gusto tong router na to. Ngayon ang tanong is, paano yun, Sir Paul? Sabi mo, AC to. Eh, yung device ko, hindi naman siya AC. In lang siya. Paano ko magagamit yung laptop ko? Paano ko magagamit yung capabilities nito na AC? Kung hanggang ngayon, wala pa akong AC na device. As of the moment, you can enjoy the AC capability. Kasi ang Asus ay gumawa sila ng isa sa mga katulad ito, USB dongle siya. Kung tawagin siya, USB AC53. Ang maganda sa kanya, guys, is stylish siya na USB dongle, yan. USB yan, na you can plug it on your PC na hindi AC, probably N lang siguro. Pero kung if you have recent ROG motherboard or recent na mga high-end motherboard na Asus, AC na yun yung wireless capabilities nun. Pero kung wala, ito yung, that's what this guy will help you. Use that AC capability. So, ang maganda sa kanya, it comes together nicely with your router. At the same time, kung ayaw mong ikabit sa likod mo lagi dahil hassle nung sa PC mo, lagi mo idudukutin, bubunutin, kakabit ko sa likod or sa laptop mo, ayaw mo nasa gilid, you want it to be mounted on your desk lang. So, meron siyang extender dito. Ayan. Nasa desk mo lang. Ngayon, kung ayaw mo, pwede mo rin siyang i-mount, guys, sa monitor mo, sa tabi ng monitor mo, sa ibaba. That comes with the tip, ang spaceship. Diba? Very cool. So, no more AC, ano, parang hindi ka na malilimitahan. So, you have the option, guys. So, there you have it. Do you think talagang maganda yung AC na to? I think you should try it for yourself. At the end of the day, I really recommend this router. So, I'm gonna give it a 10 out of 10 Platinum Design Award from PaulTanDesigns.com. Kasi, it's very stylish. It's, hindi lang siya design, functional pa siya. It's full of features talaga na magagamit mo. Hindi yung useless na features, talagang magagamit mo yung mga features niya. At the same time, kung nagbibigay nga ako ng performance na award, I would give it a 10 out of 10. So, I really thank Asus for giving me this router and for giving me the chance to review this guy here. So, thank you so much for watching and thank you guys for watching this long video. Pero I hope you really did enjoy this video.
So, I'm your host, Fultan, and please visit my website, pinoyunboxing.com, for more reviews of hardware stuff. If you want more Kalokohan stuff or hard, but pero about hardware pa rin, and you want to enjoy, o namimiss na si Winslow, you can go to our website, intechsquad.com. But if you want hardware goodies like eye candy stuff, modding, you can visit my website, fultandesigns.com. So, there you have it. Thank you so much, and I'll see you around. Bye-bye.